kahit yung paalis na kami kagabi, ma'am, may humabol pa, bumili sa amin ng anim, yung dala ng kaibigan ko, walo. So nabili pa yung anim, dalawa tinira ko sa husband ko. Ganun? Mm-mm. Anak na nga pala sila. Tapos yung kaibigan ko, ma'am, yung may ano sa breast, gumaling talaga siya. Hanggang ngayon, oh, kagabi, humabol pa siya nag-ano ng dalawa. Sabi niya, sabi mo nung Saturday darating, sabi ko, hindi ko na-text kay Sir Arnold yung pangalan ng ano, magpadalahan. Tapos ma'am, yung husband ko talaga grabe na. Lahat na plat na Sir Arnold yung liig. Wala na yung wala ano? Wala na po, opo. Goiter? Pag hindi siya ganun talaga, hindi na makita. Klaro. Sino-sino po? Sino-sino gumaling gumaling doon, ma'am? At saka sir, yung bago namin din customer, at saka yung anak ko, ma'am, yung na-paralyze, na tumataas ang sugar niya nung bago siya uminom, nagkuha daw siya ng sarili niyang dugo, 200 plus, tapos nung nakainom siya ng isang araw at kalahati, naging 100 plus na lang. Tsaka magaling na talaga daw sir yung pakiramdam niya, kaya kumuha kahapon ng dalawa rin uli. Yung 50 bottles na ginawa niya sa akin last week, isang araw lang yun sir Arnold, opo. Naubos agad? Ubus agad po. Ganun, hindi man yung ano doon, yung pamera? Opo, yung 25 kung dala ang huli, sa bar ko palang ubus na. Opo, sir Arnold. Kaya pagbaba niyo ng ano, subanipa. Wala 25. Na po, isa na lang natira sa asawa ko, galit pa, bakit isa lang? Grabe talagang buwa mera, tsaka marami talaga nagtitestimony. Kaya sabi ko sir Arnold, pagbalik ko po dito, ma'am, i-video ko po sila lahat, kukuhaan namin ng video, tsaka yung anak ko. Hetik lang kasi ang schedule namin, mamahang busy talaga. Tapos sabi nila, opo, mapabidyo kami kay mag-testify talaga kami ng buwa mera magaling. Sabi nila. Sabi ko, sige. Sabi ko, hindi lingdaman kami. Pati yung husband ko, sabi niya, mag-testimony rin ako. Uupo ako dalak yung buwa mera na iniinom ko lahat. sabi ko, oo kay. Grabe. Tapos yung tarpaulin namin sir Arnold, nakalagay na doon sa tindahan ko. Nag-picture ako kahapon, hindi ko nadala yung tarpaulin, pinag-picturean, naiwan. Nakaturo ako sa buwa mera. Tapos ang daming mga matandaan, pumunta din doon, nag-picture-picture din kami. Sa buwa mera doon, sa tarpaulin ko. Sabi ko, alin kayo para may ebidensya ko ipakita. Ang galing talaga ng buwa mera. Sobra. Sa chassis din yung mga hipag ko sir Arnold, ngayon sa kanila 10 bottles din dadalhin ni Mary Ann pa uwi. Oh, kaya dapat sana 20 lang kunin ko, sabi ng hipag ko, gawin na daw 10 ang sa kanila. Kaya 15 na lang madala sa suba ni hipag. Ngayon, ilan yung total na kukunin niyo ma'am? 25 plus 15 ko, bale 40 po sir Arnold, no? Opo. Dali lang po bus. Oo, tapos dadalhin ko yung 10 sa Manila. Dalhin yung 10 sa Manila? Opo sir Arnold. Yung kapatid? Yung asawa po ng kapatid ko, yung brother ko yun, atat na atat. ELBC ko na daw ang buwa mera. Sabi ko, galing nga yan dyan. Sabi niya, pero di namin lang yan, ano, sabi ko, search nyo para makita. Ay sabi niya, makabili kami ng fake sa'yo na lang ang tayin namin. Gusto nila sa ano, mag-aeroplano na kami para madali. May madala kaming manok, kaya atat na atat sila makita yung buwa mera. Ngayon ma'am, dealer na kayo ng ano ngayon, ng Essensa. So parang nakita niyo yung progress sa pagbenta niyo ng bamera. Ano talaga, okay? Ay, okay po. Ang tubo okay rin. Makatulong pa sa tao si Arnold. Tapos yun, basta magaling. Dami na namin herbar na inom, hindi din katulad ng bamera, ma. Doon niya hawakan yung bote mo ng bamera? Opo. Justify na para ano talaga. Yung mga ibang testimony, ma'am. Ibibidyo ko po yun, sir Arnold. Dadalhin ko po dito. Itatago sa po ano ba kayo, ma'am? No? Subanipa? Opo, Subanipa, Olotanga. Olotanga. Ngayon, 40 bottles ang kukunin nyo. Opo, sir Arnold. Yung mga ibang uminom ng buwa mera doon, may mga testimony na rin sila? Meron po, sir Arnold. Gusto talaga nila. Kung hindi lang talaga ako busy, makukuha po talaga yung ano nila. Testimony. Yung testimony nila po. Willing talaga sila magpabidyo isa-isa. Opo. Tapos meron ako bago patient, ma'am, yung ngayon, yung mga 3 days before ako nag-celebrate ng graduation ng anak ko. Yung matanda siguro mga 78 years old na yun, ma'am, na may sugat na kaunti dito sa breast, hindi na daw siya makatulog paggabi. Tapos palagi daw gumaganyan-ganyan yung sakit. Oo, kumikirot-kirot.
Tapos sabi ko, sige, utang ka ng isang guamera. Nung pag-inom niya, dalawang araw, nakatulog daw siya, hindi na kumikirot. Sabi niya, sana kawaan daw ng Diyos. Sabi ko, uy, God's will, sabi ko ganun. Kaya kumuha din naman siya sa akin ng isa kahapon. Nag-cash na rin naman po siya. Sabi, ay, hindi na kumag-utang kay magaling ang guamera. Nasi-short kayo sa stock, ma'am? Ah, nasi-short po talaga, Sir Arnold. Hindi pa po ako yan gumalaw masyado. Lalo pag ako na mag-personal, ma'am, gumalaw na ako, aywan ko. Ang isang box po pwede isang araw. Lalo na pag-opening, Sir Arnold, diyan promise ko sa'yo, makita mo diyan pag sa school na opening, pasukin ko ang mga school, opo, ma'am. Ngayon pa nga, tumatawag na sila, Dayan, ano ba daw ang buwa, Mera, ikaw daw nagtitinda ganito, ganyan. Sabi ko, ma'am, mahabang explanation, dapat nandyan ako, sabi ko. Kaya uwi ako agad, ma'am, pagkatapos ng golden wedding ng mama ko, April 13, God's will, mga 9 o 20, nandito na kami. Uwi ako agad, kasi ayaw ng anak ko. Sabi niya, mama, mawawalaan ako ng hanap buhay. Paano na yung mga nakabili daw sa kanya? Kaya sabi ko sa husband ko, sir, iniwan ko yan. Sabi ko, may contact number din sa anak ko, kay Ren, para magtawag sila kay Ren, tapos punta ng asawa ni Ren sa bahay nila, i-deliver nila. Para di maputo. Kawawa naman yung mga nakainom na po, ma'am. Sabi nila na, paano na pag maka-stop kami? Sabi namin, hindi niya maka-stop, palagi tayo meron. Kawaan ng Diyos, sabi ko. May cellphone naman tayo, madali lang mag-contact kay Sir Arnold. Ipadala lang sa Eversweet, may pera lang ako, advance kay Sir Arnold, madali lang, sabi ko. Kahit nasa biyahe kami, sabi ko sa kanila. Sa biyahe, padala lang. Yung supervisor po, Sir Arnold, ang galing, bumili ng tatlo, nakainom ng isang kalahati, bumili naman ng tatlo. Anim agad yung binili, ma'am, ayaw maubusan. Kasi high blood din siya, high blood yung asawa niya, tapos mataas yung sugar. Nakatake daw sila ng isang bote ng guamera, bumaba talaga yung sugar nila. Sabi ko, ma'am, pwede tayong punta ng laboratory para makuha ko yung papel, hindi lang yung ganun sa bahay. Kasi karamihan sa kanila, ma'am, sa bahay lang. Kasi malayo yung laboratory namin sa April pa. Sa April? Oo, sa April pa. Wala talaga kami doon sa Subanipa. Meron din, pero paminsan wala yung Metec, Opo. So, kayo pa lang ang dealer sa Subanipa ngayon? Opo, Sir Arnold. Yeah. Tatlo po kami, Sir Arnold, pero wala din yung dalawa. Hindi nakahabol sa amin. Oo, hindi sila makahabol. Sabi niya, ah, malakas talaga kayo, sabi niya. Oo, kasi sabi ko, dalawa kami nagtitake. Kaya ang testimony namin, ma'am, pagkwento namin sa tao, believe sila agad kasi dalawa kami, pati yung husband ko lang titake. Tapos pag-take din nila, totoo naman. Salamat tayo, ma'am, sa kay Upline Carl. Oh, salamat. Salamat po kay Upline Carl sa Manila. Ay, salamat po, Upline Carl. Kasi tuloy-tuloy yung supply na natin. Oo, tuloy-tuloy po ang supply ng buwa mera. Para tuloy-tuloy din ang paggaling ng mga tao. God's will.